Sister, magandang hapon po. 45th year po ngayon. Ano po ang mensahe ninyo? Well, ang mensahe po namin, kagaya ng tema ng ating rally, no extrajudicial killing, no to tyranny, no to martial law, no to authoritarianism, and no to killing of our Filipino soul, kagaya ng sinabi ni Bishop. Kasi po, talagang hindi lang pinapatay ang katawan ng tao, pinapatay ang dignidad natin. Kaya po, ito ay tinututulan namin ng malakas. Ano po yung sentimento ninyo nung magsama-sama ang Pilipino noong 1986 dahil sa diktatorya, pero ngayon, may sense ba kayong may gano'n na namang umiiran? Opo. Ganun po ang napifeel namin, yung euphoric ba, yung nakikita mo na ano, talagang namumulat yung mga tao at nagkakaroon sila ng lakas loob na magsalita, na pumunta dito, pumunta sa rally, no? Nakakatuwa po yun, nakakataba ng puso yun kasi hindi na sila tahimik. Kasi talagang parang sukdula na kasi yung mga ginagawa sa atin. Hindi po kayo baguhan sa pagpuprotesta pero may mga nagsasabi na sumasama lang dito yung mga dilawan. Hindi po kami rainbow color. Lahat po ng kulay nasa amin. Bakit po itim ang suot ngayon ni Sister Bella? Kasi nag-grieve po kami doon sa mga pinatay. Isa kami sa mga relatives ng mga pinatay ng Tokha. Sister, anong mensahe nyo ngayon kay Pangulong Duterte? Ano po? Ano po ang gusto nyo iparating kay Pangulong Duterte? Pwede ba, tigilan nyo na yung pagpapatay ng tao? Yun po ang aking mensahe. Tigilan na yung pagpapatay. Kasi nagiging killing fields na tayo. We are already developing a culture of death.